kundi mas maganda ho kung inyong boses ay ibigay niyo kay Lord. Sa gayon, natuwa si Lord, at pag natuwa si Lord, ay pagpapalain niya kayo. The next Sunday, Pastor, ako kakanta. Yung mga... Bigo next Sunday, ako kakanta. Kapag ipinagamit niyo kay Lord yung inyong boses, maaaring bibigyan kay the Lord ng anak na singer. Katulad po ni Ron Kenoli. Si Ron Kenoli po ay isang kilalang singer sa panahon ng 1990s. Kung hindi ko nagkamali. 1990s. Habang binubuntis po siya ng kanyang ina, nadidikit si Ron Kenoli ng kanyang nanay. Ang sabi doon ng kanyang nanay, ay ang bata ito ay silang niya, paglaki niya ay maging worshipper. At nangyari nga po na naging singer yung kanyang anak. At hindi lang sa singer, kundi mahusay na mag-aawit. Kaya nga po, wala pong masyadong kumakanta sa mga churches ng mga kanta niya. Kasi po mahirap ang mga tugtugan. Yung bagsakan pa lang napakahirap. Ano po, at ang kanya po mga instrumentalist ay mga first class, mga tiguang na. Ulo yung makita ko dyan. Biyasa po sa pagtugtog. At yung kanya pong bahista ay senior na, matanda na, pero kapag tumutugtog, umiikot po sa stage. Kaya po kung anong merong talent tayo, ay bigay natin sa Panginoon. At susunod po yung inyong mga anak. Salamat po mga ama sa umagang ito na kami inyong pinagtipon, hindi dahil sa ano paman o sa kanino paman. Naparito kami to bless your name, naparito kami o aming Diyos sa lugar na ito upang alamin ang inyong plano sa buhay po namin, upang kilalanin po kayo aming Panginoon. At hindi po namin ipinagpalit ang araw nito sa anumang bagay sa mundong ito, sa pasyon man o sa anumang kasiyahan. Sapagkat ang unang araw ng isang linggo ay aming pong tinatalaga sa inyo upang kayo ay aming bigyan ng karangalan, kasiyahan o aming Diyos. Sapagkat naniniwala kami na kapag kayo po ay nabigyan namin ng kasiyahan, kami po ay inyo rin pong pinagpapala. Kayo Diyos, narito ang bawat isang narito ngayon, binigay namin sa inyo ang aming unang araw ng isang linggo. Kaya the rest ng buong linggo ito, alam po namin na sasamahan niyo kami, ingatan at ipibless niyo kami exceedingly and abundantly. Hallelujah. Sa pakinig namin niyong salita, dalayan ka pong banal na Espiritu na siya pong magtuturo sa amin, magpapaunawa sa amin, at siya rin pong magpapaalala sa amin upang iyong mga salita ay aming may sagawa o aming Diyos. At kapag ito ay aming may sagawa, natutuwa po kayo at kami po inyong pinagpapala. Sa iyo namin nabilin ang pag-aaral ng iyong salita para simulatin sa matapos sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Pala ni nanay. Okay, yung atin pong ilaw ay pwede tayo magbawas ng aircon. Siguro yung aircon dito doon sa likod at yung ilaw dito sa baka pwede tayong magbawas kasi po nag ano yung ating ilaw eh. Nag-loss. Okay, atin pong talakayan nga ay pinamagatan, kailan mo ba ako pinabayaan? Actually po, itong title natin ngayon ay karanasan ko po habang ako po ay nagdadrive, meron po kaming pangailangan. At of course, tayo naman ay may mga needs na dapat matugunan. Halimbawa po, yung pambayad sa kuryente, pambayad ng tubig, paggastos natin sa buong isang linggo. Halimbawa, at pagkatapos, meron tayong mga bayarin. Bayarin sa mga credit cards. Ayan po. At dumarating sa panahon na tayo po ay nati-deficit. Ano po? Ngayon, nung ako'y nananalangin sa Panginoon, meron po akong kantang narinig. Pero itong kantang ito ay hindi na po sa title, kundi verse lang. Ang sabi doon, kailan mo ba ako pinabayaan? So yun po, sabi ko sa sarili ko, kailan
mo ba ako pinabayaan? Ako po ay noong panahong mamamatay na, panahong 1982, mga gano'n, no? 83, mamamatay na po ako noon. At nandun po ako sa Palanan, Makati. Bigla po akong nakarinig ng boses, na ang sabi ng boses na narinig ko, hindi kita ang pababayaan. Pagkatapos ng flash kagad sa isip ko, si Jesus Christ ang nagsasalita. At noon na po, noong ako ay kaya mo nang bumiyahe papunta ito sa Bulacan, kasi po nandito yung nanay ko sa Bulacan, sa Loma de Gato, nung umuwi na kami. Habang ako po ay nagpapalakas, may nag-abot po sa akin ng New Testament at doon ko po binabasa. Kasi po, ang prediction ko sa buhay ko, hindi ako magtatagal, mamatay na ako. Dahil po sa daming mga sakit na aking pong nararanasan. Pero noong magbigay sa akin ng mensahe ang Panginoon, since 1980s, nang sabi niya, hindi kita pababayaan. Merong mga panahong nakalimutan ko yung kanyang sinabi. Bakit? Kailan ko po ba nakalimutan? Minsan po, na-hospital po ako dahil po sa ako po kasi napakapili ko sa pagkain. Nung kumain po ako sa SM Marilao ng tangigi na inihaw, ano po, sa Kamayan, sa may ang tawag nito, yung area ng kainan, ano ba tawag na? Food court. Pagkatapos kong kumain ng dangigi na inihaw, mamaya-mayang konti, nag-init yung aking ulo. Hindi naman ako galit. Nag-init yung ulo ko. Pagkatapos, namumula ako. Energy. Pagkatapos yung pula, mabilis na kumalat. Ang ginawa noong nagbibigay sa akin ng ulam, ibinalik sa akin yung bayad ko, kinuha yung resibo. Nagkamali ako dapat, yung resibo hindi ko po ibinigay sa kanya. Eh noong katapat halos ng SM, Marilao ay nasa Linos. So pumunta ako, nagpa-check ako doon, ang sabi ng doktor, magpa-combine ka na. So nagpa-combine ako. Pagkatapos doon po sa kinalalagyan ko, kasi ayaw ko po sa isang hospital yung maraming tao. War ba tao noon yung maraming tao? Biglang para ako nauubos. Ngayon parang mamamatay na ako. Tapos sabi ko doon sa nurse. Muntang nurse, binipi ako. 180. First time ko pang magkabipi ng ganon. Hanggang sa noong time na yon, wala naman akong pera na pangbayad sa ospital. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. May nag-provide ng pangbayad. So, ang natatandaan ko, lumabas ako, ang binayad ko na ay nasa mga 20,000 plus. Pero pumasok ako sa ospital na wala akong pera. Pero nakabayad. Ang problema sa akin, nakalimutan ko. Ano yung aking nakalimutan? Yung mensahe sa akin ng Panginoon na hindi kita pababayaan. May mga time po kasi na yung promises ni Lord nakakalimutan natin. At ang isang advantage na meron kang alam na pangako ng Panginoon, yun ang pwede mong panghawakan. Bakit? Kasi kung ano man ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, gagawin niya. Hindi niya pwede hindi tutuparin yung kanyang sinasabi. Bakit? Kapag hindi ginawa ng Panginoon yung kanyang salita, hindi siya Diyos. Kasi po ang salita ng Panginoon, batas na sa kanya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi pag hindi niya ginawa, hindi siya Diyos. So kung ano man ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita,
pwede mong i-claim, pangawakan. Bakit? Kasi gagawin niya.